Okay, mayroon tayong topic ngayon. Dahil dun kay sir na nag-comment ng tips para sa ano, pag may angkas. Ang issue niya ano, yung sa smooth, pagiging smooth kasi naguuntugan daw helmet nila ni OBR niya. Ah, naangkas niya. Hindi ko alam kung OBR. Okay, so pag-usapan natin. Sa pinaka main na ano diyan, pag marunong ka na magmotor, pwede ka na mag-angkas. So kung may 50 kilos kang angkas, bali wala 'yon. Tingin niyo. Hindi, hindi ganun. I-meaning ko, pag marunong ka magmotor, ibig sabihin, sigurado ka na na kabisado mo na yung weight ng motor mo, yung balance. Kayang-kaya mo na siya, ibig sabihin. Smooth ka na sa throttle mo, smooth ka na sa braking. So yun yung ibig sabihin. Pag humihinto ka, di ka na nahihirapan sa weight niya. Nakakasingit ka sa slow speed. Yun yung ibig sabihin. Kung hindi pa, huwag ka na muna mag-angkas. Isanayin mo muna yung motor mo. Lalo na kung bago yung motor mo or nag-upgrade ka sa mas mabigat na motor. Kasi kung yung weight pa lang ng motor, medyo alangan, nag-aalangan ka na. So, mas mahirap yun kapag may angkas. Additional weight yun. After nun, kung sanay ka na, dito na mapasok yung angkas natin sa pag-usapan natin. Unang-una, yung briefing, yung pre-briefing, pre-ride briefing. Kailangan kasi bibigyan mo siya ng instruction kasi tandaan nyo, kahit na sino yung nakaangkas sa inyo, yung buhay nun, nakasalalay yun sa inyo. Ulitin ko, importante to. Yung kahit na sino ang angkas nyo, yung buhay niya, nakasalalay sa inyo. So, responsibilidad mo kung ano man yung mangyari sa kanya habang nakasakay siya sa motor mo. Okay? Pre-ride briefing. Unang-una, hanggat maaari, kompleto yung gears ng rider at ng angkas. Huwag nyo kaming gayahin ni Mrs. Si Mrs. may gears yun, pero ayaw nyo suotin. So, huwag nyo gayahin yun. Lalo na kung first time yung ano. Kung first time yung angkas nyo, hindi pa marunong. Kailangan na gears. Gears dapat, pero kung wala, mag-invest sa gears. Tsaka nga pala mag-invest din sa communicator kung palagi kayong may angkas. Kasi importante yung communicator. Kamaya, paliwanag ko. Okay, sunod. Kailangan mo nilang malaman. Kailangan mo lang naman talaga dyan, ano eh. Magkaintindihan kayo ng angkas mo. Maintindihan niya kung ano yung gusto mong gawin. So, unang-una, dapat alam niya kung paano mag-mount tsaka mag-dismount. Hindi siya pwedeng mag-mount or mag-dismount hanggat hindi mo sinasabi. Importante to. Hindi siya pwedeng sumakay hanggat hindi mo sinasabi yung sumakay siya or bumaba siya. Okay? So, ang pagsakay, dito lagi sa left side. Kasi kung galing sa biyahe, bababa ka dyan sa may right side. Baka matamaan ng angkas mo yung tambod siya, lalo na pagka wala pa siya masyadong experience. Baka matamaan niya yung tambod siya, mapaso pa siya. So, dito lagi sa left side. Ang tamang pagsakay, una yung kaliwa, kaliwang paa, dito sa kaliwang footpeg. Kaliwang kamay sa balikat or sa braso para alalay pag umangat siya. Pag angat niya, yung right foot over doon sa motor, tapos tapak sa right peg, tsaka upo. So, practice niyo yun kung beginner, practice niyo yun. Ganun yung pagsakay. Pero hindi nga siya pwede sumakay hanggat hindi mo pa sinasabi. So, anong gagawin mo bago siya sumakay? Kailangan sure na yung motor nakapantay. Nakapantay yung sahig, ganun. Nakapantay yung balance. Pangalawa, kung nakapatay ang makina, nakakambyo para hindi umatras yung umabante. Or nakapreno kung nakabukas yung makina. Para hindi pagsumakay, hindi abante or aatras. Pangatlo, dapat nakabrace na yung rider. Ibig sabihin, kung abot mo yung sahig ng dalawang paa mo, nakatapak ka na maigi sa sahig. Kasi baka dumulas yung paa mo pag umangkas eh. Kung hindi kaya, o pwede naman kahit isang paa lang. Basta nakadiretso yung motor, nakabalance. Diretso yung manubela, nakapreno. So, yun yung pwede mo na yung signal na ready ka nang sumakay siya. Kasi pag hindi ka ready, biglang sumakay, pwede kayo matumbaron eh. Yun yung unang-unang issue ko kay Mrs. nung nagsisimula pa lang kami magmotor. Kaya ngayon alam na nila. Pati ng anak ko na
di sila pwede sumakay hanggang di ko sinasabi. Tapos sa pre-ride briefing, kailangan paliwanag mo din na ano, saan tayo pupunta, ganito, ganito yung dadaanan natin, para may idea sila. Sabihin mo rin kung gaano katagal yung ride na yun, para may idea kung gaano katagal, kung gaano siya ano, gaano niya katagal titiisin yung ngawit. Okay, pag nakasakay na, papaliwanag mo kung paano umupo. Unang-una, pag nakaupo, pag masyadong malayo, dapat mas dikit siya sa rider. Pero syempre, dapat may space pa rin ng konti. Pagkakay ng space ng rider sa tangke, ganun din. Kasi ang gagawin niya, iipitin niya yung balakang mo ng tuhod niya, kagaya ng pag-ipit natin sa tangke, para stable. Tapos, wag hawak sa balikat. Kasi meron kasi mga angkas na, halimbawa, lalaki, yung angkas mo, or mabagay na, hiya humawak sa bewang mo. Para na paglalaki, di ba? So, sabihin mo, hindi pwede sa balikat kasi may dagdag input yon pag nagdaglagay siya ng weight sa balikat mo. Baka ma-throttle, or kung mapa-atras siya, mahila niya yung balikat mo. Mapa-throttle ka pa ng sobra nun, di ba? So, ayun nga pala, singit ko. Top box. Kung kailangan mo ng top box, wala ka pang top box, kumuha na rin top box kasi yung top box may ano yan, may dagdag na kumpihansa sa angkas mo kasi feeling niya hindi siya mahuhulog sa likod, diba? Tsaka may sandalan yan eh, may foam yung mga top box ngayon. Okay, so tuloy balik tayo kung saan siya kakapit, kung paano siya uupo. Tapos yung paa niya, hindi niya pwedeng alisin yan sa footpeg kahit na kailan. Okay, ipaliwanag niya maigi yun. Hindi siya pwedeng mag-alis ng isang paa. Pwede siyang mag-adjust, pero huwag niya nga alisin yung paa niya. Kasi may malaking epekto nun sa balance. Hindi mo malaki, pero mararamdaman mo yung panag-ride ka. Pag ikaganon ng ginawa niya habang nasingit kayo, sa nag-lane split kayo, baka sumabit kayo sa sinisingitan niyo. Okay? May epekto yun eh. Tsaka hindi rin pwede ibaba yung paa pag nakahinto. Ikaw lang, yung rider lang ang magbabalance ng motor. Steady lang siya, okay? Tapos, nakaupo na, nagawa mo na yung mga yun, nagawa na angkas mo yung mga yun, ay paliwanag mo na. Pagliliko, kunwari, liko sa kaliwa, dito. Yung ulo niya, nandito sa left shoulder. Nakasilip siya dito sa kaliwa. Dito sa kaliwa. Or kung, tapos, okay, sabihan mo siya kung ano yung movement ng upper body mo, ganoon din siya. Kung nakalin ka ng konti sa kaliwa, lean lang din siya ng konti. Pero si Mrs. kasi takot eh. Ayaw niya. Okay lang yung naka-steady lang sa gitna. Basta wag lang masyobrang tigas ng katawan. Pag matigas yung katawan, may sabihin natatakot yung angkas nyo. Huwag nyong takutin yung angkas nyo. Kasi may epekto rin yun sa ano, pagmamotor natin sa pag-ride. Lalo na pag nalubak. Pag matigas yung angkas nyo, ramdam na ramdam yun. Okay, so ganun. Tapos nun, pag may angkas kayong marunong magmotor, minsan kasi pag marunong magmotor, di ba? Parang sineshare din niya na experience niya, ganito-ganito. Marunong ako ng ganito, ganyan. Parang pag ganito ginagawa ko. Huwag yung siyang papahinggan, ikaw yung nagmamaneho eh. Kaya kailangan, ikaw yung masusunod. O kaya yung pag lumili ko kayo, nagdini-down yung angkas nyo, sabihin nyo, steady lang. Kahit mabagal, nagdini-down. Mahirap yun. Para sa akin ha, ang sinasabi ko yung natutunan ko sa Honda, tsaka yung experience ko sa pag-aangkas sa current level ko na as a rider, okay? So sunod, since siningit ko na yung top box tungkol sa motor, kailangan din natin i-adjust yung tire pressure tsaka yung suspension kung adjustable. Yung sa atin kasi, yung stock settings nito, pasok pa rin naman sa weight namin ni Mrs. Tire pressure, nagdadagdag lang ako sa likod ng mga 3-4 ganyan na PSI. Pero kung ako mag-isa, hindi ko na binabawasan, inaayaan ko ng ganun. Okay pa rin naman, since naglaki rin naman tayo ng gulong sa likod. Traffic, Lunes na Lunes, umulan kasi. Okay, so yung motor, kailangan din i-ready yun. Yun nga, suspension, kung kaya, kung adjustable. Meron ano yan eh, merong sukat, yung sag. Tapos yung sag, kung may nakaupo na, yung sukat din yun. Pero tingin ko naman, kung dominary motor nyo, yung stock settings nyan, okay pa yan. Sa may angkas ha. Huwag lang siguro sobrang bigat ng angkas nyo. Kaya lang, traffic eh. Nahirapan ako sumingit. Okay, so napaliwanag nyo na. So nag-ride na. Kaya sabi ko, mas okay kung may communicator
Kasi habang umaandar, makapagbigay ka ng live feedback, real time. So pwede mo sasabihan na wag ganito, wag ganyan. Kasi nga, beginner yun. Kasi nga, pag sa briefing, hindi naman niya mapipick up lahat yun. So since bago, wala kang communicator, i-set up nyo rin yung ano, communication nyo. Halimbawa, papikin mo ako sa helmet or sa balikat. Kung kailangan natin huminto, mga ganun. Basta pag-usapan nyo yun, kung ano yung kailangan niya. Ang issue lang naman dati dyan, kailangan huminto. Kasi napapagod na yung rider. Ay, yung angkas. Kasi kawawa naman, since first time niya umangkas, first time niya magmotor, nahirapan siya. Hindi siya sanay. Tapos long ride pa, di ba? Halimbawa, malamig pa, nasa Baguio kayo, di ba? So minsan, sumasakit na yung kamay nun. Parang kagaya kay Mrs. dati. Naka-communicator naman kami, hindi niya sinasabi sa akin. Nagpunta kami ng Manawag, dire-diretso. Sabi niya, nagsalita lang siya nung ano na. Sabi niya, hindi ko na maramdaman yung legs ko. So, huwag yung gagawin yun, kawawa naman. So, isa sa tips natin, damihan nyo yung stopover. Lalo na pag first timer yung angkas nyo. Ano kayo, pagbigyan nyo siya ng ano, maraming oras, magpahinga, mag-stretch, ganun. Tapos, papasok dito yung para sa ina, sa rider. So, pag may angkas ka, graduhin mong doblehin mo yung ingat. Parang ano, isipin mo nag-ride ka sa malakas yung ulan. Ganun. Ganun yung ginagawa ko. Pagka may angkas ako, yung distance ko sa, ayun, yung space cushion, yung stopping distance, dagdagan mo. Kasi pag may angkas ka, mas mabigat yung motor, mas mahirap siyang pahintuin. Tapos yung extra caution naman, yung ingat mo, doble. Kaya sabi ko, parang umuulan. So, siguro 50% lang ng riding skills mo, tsaka speed, gamitin mo pag may angkas ka. Kasi nga, sabi ko, kasalalay sa'yo yung buhay ng angkas mo. Matinding responsibilidad yun. So, okay lang naman mabagal, kasi makakarating pa rin naman. Kasi mag-iiba talaga yung ano, yung weight ng motor. Tsaka yung pag-ride mo mag-iiba pag may angkas. May additional weight. Mabigat yun eh. Malaki yung madadagdag sa motor. Pero kung sanay ka na nga na rider, kabisado mo na yung motor mo, yung balance point, okay lang yun. Kaya pwede talaga, pwede mag-angkas. Pero sasabi ko lang, pagka hindi, hindi mo pa sanay, parang nahihirapan ka pa sa motor mo, yun, dun tayo magkakaproblema. Kagaya nung kay sir na nag-comment na magbigay tayo ng tips, ang main issue niya nga yung naguntugan yung helmet. So isa to sa part ng mga topic natin. Pero dapat kasi kahit walang angkas, ganun to na yung ginagawa nyo. Okay, kailangan smooth ka sa acceleration. Dahan-dahan yung accelerate mo, dahan-dahan din yung preno mo. Okay, importante yun. Kahit mag-isa ka, ganun din dapat. Smooth yung arangkada, smooth yung hinto, smooth yung shifting mo. So, shifting naman kasi dahan-dahan lang yung throttle. Di ba kasi pag sanay ka na, throttle off, clutch, cambio, yung release ng clutch, tsaka yung throttle mo sabay. Pero para maging smooth ka kasi, dapat ano yun, throttle off, clutch, cambio, release, bago throttle. Kasi pag sanay ka na, parang sabay na siya, di ba? Pero practicein nyo muna yon, na pag umaandar na, pag cambio nyo, di ba naka-clutch, release ka na clutch, dahan-dahan, bago ka mag-throttle. Kailangan yung pagdadrive mo, parang kung may angkas ka man, parang hindi nila mararamdaman na kumakambyo ka. Parang ang dating ay automatic yung motor mo. Ganun dapat yung pairamdam nila. So yun yung isang cause ng untugan. Tsaka sabihan nyo rin yung angkas nyo na pagpepreno, kasi nga nakaipit yung legs niya sa balakang nyo, di ba sinabi ko kanina. Pagpepreno, higpitan niya yung ipit sa balakang nyo. Kagaya nung pagpepreno ka, ipitin mo rin yung tangke, di ba? Additional tip, pahabol yung pagiging smooth sa throttle. Kahit minsan, kahit i-off mo siya ng ano, dahan-dahan, tas pag off mo parang sumusubsob ka pa rin kahit ano, kahit dahan-dahan mo patayin yung throttle, parang ang lakas pa rin yung engine brake niya. Ibig sabihin, masyado nang mabilis yung takbo mo para sa gearing mo. So, ibig sabihin, magdagdag ka ng isa para pag kinokontrol mo yung throttle mo, tapos parang ganun yung reaction ng motor mo, taasan mo yung gear mo ng isa, dagdag ka ng isa para madali makontrol, para maging smooth. Okay? So, yun. Ang importante lang naman talaga yung communication. Ibig sabihin yung briefing,
Kasi kung alam ni Pillion yung gusto ng rider, wala kayong magiging problema eh. Yun lang yung pinakaano doon eh. Given na marunong na si ano ha, si rider, ang ibig sabihin marunong, ibig sabihin sanay na doon sa motor niya na gagamitin. Wala kayong magiging problema, magiging problema nyo lang yung communication nyo nga. Kagaya sa amin ni Mrs., pagka naglilin ako, ano yung kapakanan, takadiretso lang siya, natatakot. Which is dapat nakasunod siya sa katawan ko, di ba? Pero okay lang, mag-adjust si rider. So, ibig sabihin, huwag mo tatakutin yung angkas mo. So, huwag mo i-lean masyado. Pag-alam mo na lang yung cornering mo. Kaya sabi ko, 50% ng skills mo. So, kung 50%, sa gagay sa atin, di man tayo marunong mag-banking. So, yung lean natin, konting-konti lang. So, kung bawasan ko pa ng 50%, so halos diretso na yun, di ba? So, ayun, expressway na. So, yun yung mga tips natin. I-update na lang natin pag kami bago tayo natutunan. Okay? So, ingat kayo lagi mga paps. Lalo na pag may angkas. Ulitin ko, yung buhay ng angkas natin nakasalalay sa atin yun. Okay? Thank you na matindi. Na suporta. Hanggang sa muli. Bye-bye.